Ayan na. Paano namin nadala ang aming dugi dito? Paano? Tatanong sila, Boxy. Ha? Hello guys, it's Diane. Today guys, pag-uusapan pala natin ang kung paano namin nadala ang aming dog dito sa Amerika. Eh, meron nang nagtatanong sa ibang videos ko na kung pwede ba daw gumawa ako ng other video, yung detailed video kung paano ko nadala si Box or yung aso ko dito sa Amerika. Kaya, umpisa na natin guys. Paano kami nag-DIY? Kami lang gumawa ng lahat ng kanyang papers para makapunta siya doon. So, ang una namin ginawa guys is, wait lang. First, nag-research kami kung ano yung mga requirements. Yun yung pinaka-importante, di ba guys? Pinaka-importante, mag-research kung ano yung requirements sa lugar na yun. Ano yung requirements kung requirements para makapunta yung aso mo doon. Sa amin, sa Amerika. So, ang first requirements ng CDC, yun yung CDC, is yung titer test, vax certificate, microchip, and then kailangan mag-send ng picture ng teeth. So, ang pinaka-importante guys is yung titer test. Okay? So, kasi ang titer test, sobrang tagal niya dumating. So, kami, sa amin, 3 months before kami aalis, nilakad na namin lahat ng papers niya. Kasi alam namin, mahirap talaga siya gawin. Lahat, baka abutin pa ng time, hindi na siya makasama sa amin. Kaya yon. And then, Jensen pa kasi kami guys. Jensen, Manila to America. So, marami pa siyang journey na susubukan ni Box bago siya makapunta ng America. So, kami, challenging din yun para sa amin. And then, bumili kami ng microchip. Kasi one of the requirements yon sa microchip, nakabili kami sa Amazon. Na tag 600 lang. Dapat guys, ano din siya, CDC approved din yung microchip. Microchip na nabibilin nyo. So, kailangan nyo siyang tingnan ng mabuti. And then, nag-research na naman kami kasi titer test, importante. Nag-research kami kung anong company yung pwede, yung mura. Murang titer test kasi sobrang mahal ng mga titer test, guys. Ang una namin ginawa, nagtanong-tanong muna kami sa Facebook about sa titer test kasi sa Manila, merong mga kumukuha ng ganyan, titer test ng mga aso, pero sa Manila nga, Jensen pa kasi kami guys. Diba? Mahirap pa mag-travel ng aso. And then, mas lalaki yung, yung pera na may lalabas mo pag itatransport mo pa yung aso mo sa Manila para lang kunan ng dugo, diba? Kasi yung titer test, kaya kukunan lang yung dugo ang aso and then ipapadala sa isang company and then i-check nila kung may rabies pa yung aso and then i-clear nila, may papers ka lang na makita na ang aso mo cleared from rabies. Ganon. Dapat yun yung importante. Yun yung gusto makita ng America. CDC. Yun yung dapat one of the requirements nila. So, ganon yun. And then, nag-research kami, nakahanap kami ng magandang company na mas mura. Pero kami ang gagawa. Hindi na namin kailangan ipadala yung aso namin sa Manila or any vet sa Manila para lang kunan siya ng dugo kasi kami na lang ang gagawa nun. Pumunta kami sa vet namin at nagpakuha kami ng dugo ni Box. Pero kailangan guys, updated yung vaccination ng aso nyo and naka-deworm na din siya. Mga importante lang para sa aso, ganun. Pumunta kami sa vet, di ba? Pinalagyan namin yung microchip and then after that, nagpakuha kami ng dugo. Yeah. Kasi hindi pwedeng kumuha ng titer test kung wala siyang microchip sa kanyang batok. Basta kung wala siyang microchip. Ganon. And kami na din yung nag-ship ng dugo sa UK. And then, ang mura lang guys. Ano, magkano? 4,000 pesos. Sa FedEx namin siya pinadala. Diba? Very mura lang. To be exact, 4,600. Okay, FedEx, para maipadala nyo ang dugo sa FedEx, gamit ang FedEx na shipping company, ang requirements nila, gusto nila, meron tayong, BAE certificate, yung Bureau and Animal Industry, yun yung importante, health certificate,
blood serum, and then kailangan secured yung blood serum. So, may papakita ako sa inyo kung paano namin sinecured yung blood serum ni Bax. Kasi nasa maliit lang siya na tube, guys. Ganito. And then, kailangan hindi siya naka-upside down or pwede naman siya maka-upside down basta hindi siya mag-leak. Ganon. Kasi nilagay naman siya sa ganito. Nilagay naman sa loob ng ziplock. And then, pinalibutan namin siya ng mga tissue. Basta guys, nilagyan namin siya ng mga tissue sa gilid-gilid para hindi din siya mabasal pag tinapon-tapon. Ganon. Then, basta kailangan nyo siya i-secured guys at mayroong mga label na nakalagay dapat doon sa cellophane. Pangalan, shipping address, ganon. Kung ano siya, kung microchip number, ganon. Basta yun na guys. And then, exact shipping address of BioBest in UK. Dapat alam niyo yung exact address ng BioBest in UK. Meron naman yun sa ano guys, meron naman yun sa ano nila, sa requirements nila. Meron naman kayong ipiprint na mga papers na galing sa kanila. Yun yung mga gagawin ninyo. Mga step by step na gagawin ninyo kung paano kayo mag-send ng dugo sa kanila. So, mag-inquire na kayo. Napaka good company nila. Napaka the best company talaga ng BioBest guys. Yeah. And then, after that, tapos na tayo sa titer test. Eye certificate pala. Paano kumuha ng eye certificate? Ang mga requirements nila, health certificate of dog, dapat hindi expired. And then, microchip. And then, vax certificate of dog. Yun lang. Yung microchip niya na number, kailangan nila yun. Yun lang. Yun lang yung requirements nila. Nakadepende naman sa lugar, guys, diba? Kung ano yung mga requirements nila. So, tanong nyo na lang sa ano nyo, sa malapit nyo na 3 weeks or a month, 1 month, na-receive na namin yung email sa result ng titer test. So, and then, yun lang yung ano guys, email. Yun lang yung email na makikita doon na clear ang aso mo from, na-clear yung aso nyo from rabies. Pero yung hard copy na nasa ano talaga, i-mail pa nila, yun yung umaabot ng 3 months guys. So, sobrang tagal na. Kung pwede 4 months before the flight kayo gagawa ng mga requirements niya ng aso nyo, mas mainam. Diba? Nung na-receive namin yung email, result ng titer test, hindi na namin inantay yung hard copy. So, nag-apply na agad kami sa CDC. So, di ba ang requirements ng CDC is yung titer test, vax certificate, microchip, and then picture. So, yung titer test, pwede na yung email na sinend sa atin. And then, yung vax certificate ng aso nyo, isi-send nyo, and then yung microchip number nila, and then yung mga picture. Dapat sendan nyo sila ng picture ng aso nyo, yung ngipin, yan, mga ngipin, and then yung mukha nila para makikita nila kung gaano nakatanda. Machi-check kasi nila yun, guys. Yun. And then, apply kami ng CDC. Na-approve na kami within 1 week. So, within 1 week, na-approve na tayo sa CDC. So, kailangan nyo din i-check yung CDC kasi minsan CDC requirements. Kasi pabago-bago yung mga requirements nila minsan, di ba? Nakadepende sa panahon. Basta, guys, nakadepende naman talaga yun, di ba? So, i-check nyo lang lagi. And then, nung na-receive na namin yung CDC niya, ready for travel na siya. Yun naman yung importante, CDC. CDC na-approve na yung aso natin. So, ready for travel na siya. Bumili na kami ng, kinargo lang pala namin siya, guys. Nung paalis na kami, nag-cargo kami sa PAL ang aming gamit. Tinawagan namin ang PAL kung ano yung mga requirements. At one of the requirements nila is yung pet carrier. Dapat make sure ventilated siya and then nakakatayo and then nakakaikot-ikot ang aso nyo sa loob. Yun yung importante. Tapos kung uupo naman siya, yung nakaupo, dapat ano guys, merong 2 inch ata na taas yung ano niya, bubong. Ganun. Para ano naman, hindi naman siya, kasi matagal na biyahe yun, di ba guys? Pero ang amin, Jensen to Manila pa lang yun na fly. So, hindi pa masyadong malayo. Matagal ang biyahe. So, kinargo lang namin si Bak sa PAL. And then, ang nabayaran naman namin doon, si Jensen to Manila, 5,000.
And then after noon, nung nakapunta, dating namin sa Manila, guys, doon naman yung struggle namin. Nagstay kami doon ng mga 3 days para lang magawa namin yung mga requirements na naman doon. May enough time kami na malakad lahat ng requirements niya doon sa Manila. Kasi iba naman yung requirements ng Manila, di ba? Iba yung ano nila, iba yung requirements nila about sa shipping ng aso. So, ang requirements naman doon, kailangan ang health certificate naka-indicate na free from skewworm yung aso nyo. Sa Philippines, sa Jensen kasi, wala silang ganun na machine na nakaka-check kung meron bang skewworm yung aso or wala. So, sa Manila lang kami nagpa-check ng ganun. At nabayaran naman namin is 2,000 sa skewworm lang. Yun yun. And then, so, nag-dog hotel naman si Bax doon, guys. Pinahotel namin siya sa Manila. Ang nabayaran namin sa hotel is 7,000. And then, guys, pagdating pala namin sa Manila, kinuha na namin si Bax sa airport. And then, sinundo kami nung hotel service na aming hotel service nilang van. Nagbayad lang kami ng 1,000 para ihatid sundo si Bax galing airport. And then, yun. And then, after noon, nagbayad kami noon ng 7,000 para lang sa hotel. And then, to America na. After 3 days. Hinatid na naman si Bak papunta doon sa Manila Airport ng hotel service. Dito siya doon. And after that, yun lang. Kompleto naman lang kami sa requirements, guys. Yung ano lang niya, yung health certificate, Bak certificate, titer test. Dumating na din kasi yung titer test namin, guys, na hard copy. So, yun lang yung dala-dala namin na mga papel para sa kanya. So, Vax certificate, health certificate, titer test, microchip, ano pa ba? Yung health certificate niya na merong skewworm, free from skewworm, and then yung bae pala, guys. Kaya pala kami nagstay doon ng 3 days din kasi kumuha kami ng bae certificate. Iba pa yung bae certificate ng Jensen, iba rin yung bae certificate ng Manila. Okay, guys? Napaka-challenging para sa amin, di ba? Pero yung bae certificate naman, makukuha nyo lang siya sa airport. Merong bae certificate, merong bae doon sa Manila Airport. So, doon lang kami kumuha. So, yeah, yun lang. And pagkatapos noon, nung nakakuha na kami ng mga requirements, then guys, pal na naman yung gamit namin na aeroplano papunta ng Amerika. Naka-direct flight lang kami. So, yun. Para hindi na kami bababa. And then, kawawa naman si Bakpak maiwan pa dun sa airport, diba? And then, yun na. Ano pa ba? Guys, yung extra baggage naman, Manila to LAX, Los Angeles, 30,000 yung nabayaran namin. $600 yung extra baggage. Extra baggage na kasi ang tawag sa kanya, sumakay. So, tinimbang siya kung ilang bagahe ba siya. Sobrang bigat kasi ni Bax. Kaya medyo malaki yung bayad namin. So, 30,000. All in all, ang nagastos namin sa kanya, guys. To be exact, 59,300. Yun. And di ba, guys? Makakatipid ka. Nakatipid talaga kami, guys. Kasi nung nag-research kami, nag-ask kami sa Facebook, nung mga shipping company, abot talaga ng mga 100,000 to 200,000, guys. So, sobrang mahal, ba? Diba? So, kung kayo na lang ang gagawa, mag-DIY kayo, mas mainam pa. Mas makakamura kayo, ba? Diba? 59,000 lang, guys. Or gawin na lang natin 60,000 kasi meron pa kami mga kain-kain pag pumunta doon sa vet. At binibilan ko pa siya mga treat-treat, mga ganon. So, yun. Yun kasi kami nakamura sa titer test niya. Yun kasi yung pinakamahal talaga, guys. Ngayon, titer test. Umabot ng 30,000 yung titer test. So, yung BioVest kasi napaka-convenient nila. And then, yung company nila is one of the accredited talaga ng CDC. Yung company nila. So, the best yung BioVest. So, guys. Ito ko sa inyo. Ooh, hello, Bexy boy. American boy. He's an American boy na. Say hi na. Hi! Hello! 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 And then make sure din pala, guys, na ventilated yung sasakyan nila na aeroplano, guys, ha? Kasi merong aeroplano na hindi siya ventilated. So, kasi baka pag
Basta, yun talaga yung pinaka-importante, guys. Sabihin nila kung ventilated ba yung... Tatanong nyo kung ventilated ba yung aeroplano na sasakyan ng aso nyo. Yun na, kasi kami nagka-problema kami sa aeroplano ni Box. Kasi hindi alam ng mga crew kung ventilated ba yung aeroplano. So, last minute na nalaman na ventilated pala, luckily. Diba? Kasi kung hindi, may iwan talaga ang aming aso sa Manila. Or siya, may iwan siya doon, siya na lang ang iship mag-isa. Kasi kailangan ventilated. Hindi kami pumayag na hindi ventilated, diba guys? Baka, na, iwan ko na lang mangyari sa kanya. Madeads talaga siya sa aeroplano, hindi siya makahinga. Kaya guys, papakita ko sa inyo ang aming meet-up. Paano kami nagkita sa airport na LA. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo ang video. Doon lang namin siya nakita, guys, sa baba ng elevator. Tapos meron lang isang tao doon. Siya lang din mag-isa na aso ang naka-ship, guys, that time. So, nandun lang siya sa tabi ng lalaki kasi siya yung nag-guide din kay Box. So, yeah. Yun lang, wala ding hiningi ng mga requirements. Kahit nung nakarating na kami sa airport, walang hiningi ng mga requirements, guys. At kinuha lang namin si Box and that's it. Pinaalis na kami agad. Umalis na agad. Lumabas na agad kami sa airport. Yun lang. Wala nang tanong-tanong. Okay, guys. Yun lang ating video for today. See you again on my next vlog. Thank you so much for watching. Babu! Shake hands. Then na, shake na. Dali. Sana shake hands. Go. Dito na. Abay na. Abay. 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 Abay.